Hi guys, ito po yung may kaugnayan doon sa kalendaryo na naandun yung mga past presidents at syempre mas malaki yung picture ni Marcos Jr. Ito po yung pinamimigay ng Mercury Drug. Meron akong kaibigan sa Pasay at ang sabi niya, yun nga, marami namang tumatanggap din pero nagulat daw siya na yung iba ay tinatapo na lang, ilalagay sa basurahan sa labas. Okay. So sabi ko dati, posibleng hindi nila kailangan, 'di ba? Or posibleng nung nakita na ang pinakamalaking picture ay yung kay Marcos Jr., ayaw nila, 'di ba? Ikaw ba naman kasi araw-araw mong makikita na naka-display sa bahay niyo, 'di ba? Meron din tayong kaibigan na ang sabi ay ginupit na lang daw yung picture na yun ni Marcos Jr. at naka-display pa rin yung calendar. At naandun yung ilang presidents or past presidents. So ito ang update. Ang sabi dito, I was told Mercury Drug Management has held distribution of copies of 2023 calendar to customers because of adverse public reactions. So yun, siguro inisip din, hindi to malayo sa katotohanan, na inisip din siguro ng pamunuan ng Mercury Drug na buo at totoo ang 31 million. So nabigo din sila. Meron bang nangyaring boycott ng Mercury Drug? At posible ba yon? Sa tingin ko posible rin dahil marami namang iba pang drug stores, 'di ba, na pwede nating pagpilian. At sa tingin ko maganda itong nangyaring to dahil kahit papano, mababalanse ng konti. Hindi lang puro Mercury Drug na momonopolize ng ganito kalaking drug store ang distribution or pagbebenta nga ng mga gamot. Ulitin ko, napakarami po pong drug stores dito sa ating bansa, lalo na sa Metro Manila. So tangkilikin natin yung iba. Pero hindi naman na ibig sabihin ay i-boycott na rin natin 'to dahil ito ay necessity talaga eh, 'di ba? At karamihan kalimitan kompleto ng stocks ang Mercury Drug. 'Yun lang, yung kalendaryo nila hindi natin gusto.